Hi vegetarians, welcome to our vlog. Please subscribe and ring the bell for more videos. Hi vegetarians. So ayun na nga guys, matatapos na yung September. Ilang buwan na lang ay Christmas na. So I'm so excited para sa Christmas for this year. Alam ko guys, kakaiba yung sitwasyon natin ngayon due to pandemic. Marami tayong mga pinagdadaanan, bawat pamilya, bawat miyembro ng pamilya, individual man, o sino man sa atin ay may kanya-kanya pinagdadaanan ngayon. So kami rin, ang pamilya ko, meron din kami pinagdadaanan. But then again, naisipan ko lang na baka sakali gumaan-gaan yung sitwasyon namin o yung mga iniisip-isip namin na kung ano-ano, ganyan, kapag nag-decorate kami for Christmas dito sa bahay. Kasi, di ba guys, tayo mga Pilipino, kapag nakarinig tayo ng Christmas songs, iba yung pakiramdam, di ba? Iba yung feelings. So, ganun din, kapag nakakita tayo ng mga Christmas decors, iba yung pakiramdam. Alam mo yon, parang mas gumagaan yung pakiramdam natin. Mas iba yung nafe-feel natin, di ba? So, kahit meron tayong current situation ngayon na ganyan nga sa COVID, kapag nakarinig tayo ng Christmas songs, nakita natin na may Christmas tree, may mga Christmas decors, kahit paano makakatulong sa atin na mapagaan yung mga isipin natin sa buhay. So ayun guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga napamili ko sa iba't ibang shops, sa Shopee, sa Novo, sa New Star, and meron din ako sa 167 shop. So guys, start tayo sa pinaka-paborito kong online shop at ano ba yon? Shopee. So mahilig kasi akong mag-order online, especially sa Shopee. So start tayo. Syempre hindi mawawala kapag Pasko at sa pagde-decorate ang ano nga ba? Ito. Yan guys, so Christmas tree. First time namin na magkaroon ng Christmas tree dito sa bahay. So itong Christmas tree na to, binili namin sa Shopee. Ano siya? 6 feet tall siya. And nabili ko siya kasama na yung shipping fee ng 796 pesos. Diba? Ang mura niya. 6 feet na siya. And ano lang, chinek lang namin to nung dumating para makita ko may damage or kung ano man. So far, okay naman siya. Wala siyang damage. And correct size din siya. 6 feet talaga siya. So, yon guys. 796 pesos lang siya sa Shopee. Kasama na yung delivery fee. So, nagtingin ako sa mga physical stores malapit sa amin. Yung price na 700 to 800 eh nasa maliit lang. Parang 4 feet lang siya. Ganun lang siya. So, yun. Napamura na ako dito sa Christmas tree na to. And, syempre, matagal rin natin itong magagamit. Every year, magagamit pa natin siya. After mong gamitin for this year, tabi lang natin ng maayos. Plastic natin ng maayos para hindi madumihan, hindi maalikabukan, at magagamit pa natin siya sa mga susunod pang mga taon. So, diba, sulit na siya for 796 pesos. And next natin ay ito, pinakagusto ko sa na-order ko sa Shopee at hindi ako na-disappoint sa kanya. Ito yung mga pillowcase. Apat yung binili ko. Galing to sa China, guys. So, syempre, pag nagpapadeliver tayo, huwag muna natin buksan agad, sprayan muna natin ng alcohol, hayaan muna natin ng mga ilang oras bago natin buksan, and spray uli pagdating pagbukas natin. So, eto guys, sobrang ganda niya. Hindi ako na-disappoint talaga dito sa pillowcase na to. 68 pesos lang siya isa. Manipis lang yung pillowcase, pero napaka tingkad ng kulay niya. Ang colorful niya, guys. Sulit siya for 68 pesos. Ayan. Charan! Diba, sobrang ganda niya. Excited na akong gamitin ito. Ang size nito, guys,
18 inches by 18. 18 by 18. So, malaki na siya. Ito, maliit lang to eh. Parang 16 by 16 lang to. So, ito, 18 by 18 siya. Tingnan mo, ang ganda niya, guys. So, sobrang tingkad, sobrang colorful niya. Talagang legit yun na pagbilhan ko nito. Ang ganda niya. Buksan natin yung iba pang binili ko. Apat kasi itong binili ko, guys. Next is ito. Ang ganda rin nito, guys. Yan. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Ang ganda. Tingkad ng kulay niya. Legit. Promise. Ito pa yung pangatlong pillowcase natin. Oh, diba? Sobrang ganda niya. Ayan. Diba? Ang cute. Share ko yung link neto, guys, sa description sa baba. Para kung gusto nyong bumili, click nyo na lang yung link sa shop ito, guys. Ito yung pang-apat na pillowcase na binili ko. Wow. So nice. Sobrang ganda. Diba? Sobrang ganda niya. As in. Napaka-colorful niya. Super duper nagustuhan ko siya. So, this zipper to, guys. Yung likod niya, tingnan mo, oh. Manipis lang siya. Manipis lang. Pero, tama na siya sa presyo niya. Manipis, pero basta maganda siya. I like it. Hindi ako nagsisi talaga. Sobra. Kesa dun sa ibang mga, pillowcase na nakikita ko. Kunwari, ang tingkad doon sa, nila, sa picture. Pagkatapos, pagdating naman sa'yo, ang labo-labo ng print, diba? Eto, sobrang ganda. Parang totoong nakasindi yung kandila, diba? So, yun yung apat na pillowcase na nabili ko sa Shopee at hindi ako na-disappoint. So, ayun. Siyempre, hindi mawawala yung curtain, Christmas curtain natin. So, bumili rin ako sa Shopee ng cortina for Christmas. At eto siya, guys. Dalawa yung binili ko kasi, di ba nagpagawa na kami ng sliding window dun sa baba na medyo malaki, 5 feet by 3 feet siya. So, bumili ako ng dalawa. Eto siya, guys. Baliktad. Eto yung curtain na binili ko at itong dalawang to nasa 200 magkano nga ba? Teka, nilista ko na siya para 202 pesos na itong dalawa kasama yung shipping fee. So, binili ko red kasi yung mga binili kong pillowcases is mga red. So, eto na siya, guys. Diba? Ang ganda. Ang ganda niya sa picture. Pero, nung binuksan ko siya, oh my God. No. Na-disappoint ako. Promise. Na-disappoint ako. Kasi, sa picture, ina-expect ko na silk siya. Yung parang ganito. Ina-expect ko parang mga ganito siya. Ganito yung tingkad niya. Tapos, medyo silk siya. Kasi may nakikita mga kortina na yung makinis na silk, maganda yung pagkaka-print, ganon, matingkad, ganon. So, akala ko, ito yung binili ko, akala ko, ganon siya, guys. Oh my God. Nung binuksan ko, no. Oh my God, hindi siya silk, hindi matingkad yung print niya, guys. And, charan, ang labo ng pagkaka-print niya. Na natin. So, yan guys. So, expectation versus reality. So, hindi ko na-feel or hindi ko nagustuhan itong curtain na nabili ko sa Shopee. Akala ko nakamura na ako. Pero, yun, ganun talaga, guys, diba? Pag namimili ka online, hindi lahat perfect yan. Meron at meron ka talagang marireceive na hindi mo magugustuhan.
So, maganda kasi yung review, kaya eto, bumili ako. Pero syempre, wala, ganun talaga. Pero, pinag-iisipan ko kung gagamitin ko siya. Kasi sayang naman, diba, nabili ko na siya. Let's see kung magagamit ko. So, dalawa kasi to. Dalawa itong nabili kong ganito. So, yon. Well, ganun talaga guys. Minsan, hindi lahat ng gusto natin makukuha natin, diba? So, yon. Yun yung curtain natin. So, yan. Nung na-receive ko yan, napaisip ako, gagamitin ko ba yung cortina na yon o hindi? O ano ba? Ipamimigay ko na lang ba? Or what? Feeling ko hindi siya magmamatch sa, alam mo, ang ganda kasi yung pillowcase ko, diba? Tapos yung cortina ko is ganun na nga. So, naisip ko na bumili na lang kaya ng tela. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung tela na binili ko at bala kong ipagawang cortina. Okay? So, proceed muna tayo sa iba pang pinamili ko sa Shopee. So, yun na nga. Siyempre, may Christmas tree tayo. Dapat, meron tayong mga pang decor-decor dun. Palawit, kumbaga, sa Christmas tree. So, eto. Binili ko to sa isang shop. Actually, etong susunod ko, binili ko to sa shop na binilhan ko nung Christmas tree. Okay? Eto. Umorder ako sa kanila ng Christmas balls. Eto, dapat red. Pero, dumating gold. Eto naman, tama. Kasi gold yung in-order ko na 3 cm. So, sobrang liit pala ng 3 cm, guys. So, ayan. Gold na mga Christmas balls. 3 cm. Ayan. 12 pieces to, guys. And 32 pesos. So, 32 pesos to, guys. Yun na siya sa pressure niya. Tapos, yun nga lang, ang liit pala ng 3 cm, no? So, next is yung 4 cm. Ito, 4 cm. 12 pieces din siya. And yun nga, dapat red to. Pero ang pinadala sa akin ay gold. So, malamang may makaka-relate sa inyo dyan. Ganon, di ba? Pag nag-order tayo, meron at meron talagang ganito. Na may mga seller na hindi nag-advise or nag-i-inform sa buyer nila na wala na yung in-order nila. Basta-basta na lang nilang papalitan. Or, baka naman nagkamali lang talaga. Hindi natin alam. Hindi ko na kasi chinat si seller. Hinayaan ko na lang. Since, okay lang, gagamitin ko na lang din. Tapos, naisip ko, bumili na lang ng red, ganun. So, eto, 4 cm, 12 pieces, nasa 45 pesos. Pwede na. Mura na siya, guys. Diba? So, ayun. At, bumili din ako ng Christmas lights sa, ano, parehong shop. Yan. Dalawa yung binili ko. At mura lang to, guys. 90 pesos isa. At ang pagkakaalam ko, ano to eh? 10 meters. 10 meters na siya. So, dalawa tong binili ko. Isang, eto. Eto. Kulay green etong wire niya. Multi-color tong binili ko. Gusto ko kasi iba-ibang kulay. Gusto ko makulay yung buhay ngayong Pasko. So, ano to? Pwedeng naka-steady lang, pwedeng nagbi-blink-blink, ganon. So, di ba? 90 pesos. And, tinry na namin. Okay siya. So far, lahat umiilaw. Salamat na rin dun sa seller, di ba? Baka nga nagkamali lang siya dun sa Christmas balls. Imbis na red, gold yung nabigay niya. So, yung isa, ano naman? Eto. White naman yung, ano niya, wire niya. Same, 10 meters din to. Multicolor din siya. Tapos, ano ba, 90 pesos lang din. Wait lang ha. Try natin. Eto guys. Ang layo nung nasaksakan ko. So, yan siya. Di ba? Yan. Nagbi-blink-blink siya and multicolor siya. Ayan, pwedeng mabagal ang blink niya. Pwedeng mabilis daw yung blink niya.
okay naman, lahat naman umiilaw. And maganda naman siya. Ayan. So, ilalagay namin to sa Christmas tree. I don't know kung ito ilalagay namin or yung isa. Bahala na. So, ayun. Pero kasi yung sa living room namin, guys, ano pa, i-skim coat pa namin, pinturahan muna namin, bago namin ilagay yung Christmas tree. Diba nga yung baba namin is, yung pintura ay, ano na, natatanggal-tanggal na. So, ayun, ang last namin binili sa shop na to, dito, sa same shop na to, eto, yung panlagay sa taas ng Christmas tree. Charan! Yan. Angel, guys. Ano ba? Hindi talaga ganito yung kulay na in-order ko. Though, ano siya, red at golden siya. Pero yung in-order ko kasi, according to sa picture, mas marami yung gold kesa sa red. Pero, okay na rin siya. Eto, nabili. Ang presyo pala nito is 198 pesos. So, panlagay ito sa taas ng Christmas tree. Okay naman siya. Sturdy naman siya. Yan. Ito na lang ilalagay namin. Dapat ilalagay namin yung ano, star. Kasi yun naman dapat talaga star. Yung sa taas ng Christmas tree, diba? Pero, wala akong makitang star na gusto ko. At yung size na gusto ko, wala akong makita. Kahit dito sa amin, wala akong makita. Kaya nag-push na ako dito sa angel na lang. Angel to, guys, ha? Hindi to kung ano-anong santo. Angel siya. So, yun. So, yun, guys. So, yung dalawang lights. Etong angel na to. At saka etong Christmas balls na to. Nabili ko. All in all, kasama na yung shipping fee. 555 pesos. Yun na nga, guys, di ba kanina sabi ko hindi ko na feel yung kurtinang nabili ko, so naisipan kong bumili ng tela at sa Shopee din ako bumili. Eto yung nabili ko. Tcharan! Oh, di ba? Eto ang totoong silk. Yan. Eto, guys, ang totoong silk. At nung na-receive ko siya, ay sobrang happy ako. Kasi silk talaga at malambot siya, guys. As in, malambot siya. Malambot. So, diba, bagay na siya dito sa pillowcases na nabili ko. Diba? So, eto nabili ko, 2 yards. 2 yards. And then, bumili rin ako ng light gold. Eto, na 2 yards din. Grabe, eto talaga, ang ganda. Gagawin ko na, ipupush ko na to sa kortina. Bahala na kung ano mangyayari, kung push or what or not. I don't know. And then, eto, green. Diba, paskong pasko ang mga kulay na pinamili ko. Green, 2 yards din, pare-parehong 2 yards. Green, light gold, and, asa na? And, red. Diba? Sobrang ganda, guys. So, magdadagdag pa ako. Bibili pa ako ng ganitong fabric kasi magdi-DIY din ako. So, yun. Watch nyo rin yung DIY ko for Christmas decors, guys. So, yun ang aking mga napamili sa Shopee. Thank you, Shopee. Kahit hindi perfect yung mga order natin. So, next natin, guys, ay yung mga binili ko sa 167 Shopping Center. Sabi nila, tawag nila dito is Divisoria Mart. Parang ganun. So, yun, guys. Ang una kong papakita from 167 Shopping Center ay, tcharan, Christmas balls. So, diba, ano, ang liit lang ng Christmas balls na nabili ko sa Shopee at konti lang siya. So, ito pala siya. Wait lang. Ito, 167 Shopping Center. So, yan ito, guys. So, ito. Bumili ako ng 2 Christmas balls. Gusto ko sana, guys, puro red siya. Tapos, puro green. Red and green sana. Kasi meron na akong mga gold na Christmas balls. Kaso, wala silang
gano'n, na pare-parehong kulay. Kaya, eto na lang binili ko. No choice, guys. No choice. Pero, okay siya kasi, 85 pesos lang to. Ano na siya? 6 cm na siya. Yan. Malaki-laki na siya. At tingnan mo, compare natin sa kanina. Diba? Oh, ang laki na nito. Ito ang liliit. Ano pa nabili natin sa 167 Shopping Center? Ito. Tadam! Ito. Ano bang tawag nila dito? Garland? Basta, hindi ko alam kung anong tawag nila dito. Pero, ito. Gano'n ba kalaki ito? Basta mahaba siya. 55 pesos kong nabili. Dalawa itong binili ko, guys. So, mahaba to. Wait lang. Sukatin natin. Di ba yard to? Isang yard. Dalawang yard. 2 yards. So, 2 yards siya. Oh, di ba? Isang yard na ganun. So, 2 yards. Ano, 55 pesos. Ayan siya, guys. Ang labong na niya. Ang labong na niya. Basta, malabong siya. So, eto, bala kong gawin tong Christmas decor na Christmas rat. Diba yung tawag doon? Oh, hindi ko alam. Basta yun. So, i-DIY ko. Gagamitin ko siya sa DIY ito. Bahala na kung ano yung magagawa ko. Ayan. And, ano pa? Eto. Ang cute. Charan! So, ano, candle daw to. Charot. Candle, guys. And, ano ba? Debattery siya. So, eto, pinag-iisipan ko kung anong gagawin ko sa kanya. Baka i-DIY ko rin. Basta, wait nyo lang kung ano yung mga madi-DIY ko na Christmas decors. So, ayan siya, guys. Ang cute. Ah, diba? Ano to, 55 pesos isa. Pwede na. Pwede na siya. See? Tapos may sarili siyang ilaw. Chan-chan. Basta maganda. Alam ko, madi-DIY ko pa ito. Magagawa, mas mapapaganda ko pa ito. Ano, basta, bahala na. Tingnan natin. So, diba, ang ganda. Patayin natin kasi baka maubos agad yung battery. Hindi na umabot ng Pasko. Diba, dami. Actually, sarap mamili ng ano, Christmas decors. Tapos, sobrang dami mong nakikita. Hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo. Sobrang natagalan ako sa pamimili. So, next natin ay, charan, Merry Christmas. Nakikita niyo ba, guys? Ano to? Light gold. Eto, Merry Christmas. And ano siya? Matibay to. Hindi siya yung parang murang-murang pang decor na ano. Mabigat siya. Ayan o. Merry Christmas. And nabili ko siya ng 65 pesos lang. Diba? Ang ganda. Excited na akong mag-decorate for Christmas. Pero hindi pa pwede. Kasi yung living area namin ay hindi pa tapos. So, gagawin pa lang namin siya. Sabay inabot namin ng Pasko, no? Hindi pa namin nagawa. Eto, guys. Eto. Eto, ano lang siya? Parang foam. Ano ba yun? Styro. Para siyang styro. Dalawa yung binili ko. Ayan. 45 pesos siya isa. So, yon ang napamili natin sa 167 Shopping Center. Tapos, malapit lang din sa 167 Shopping Center ang Novo. Diba? So, syempre, punta tayo kay Novo. Si Novo, favorite shopping center ko siya kasi mura lang yung bilihin sa kanya. Though yung Novo kasi dito sa amin, maliit lang siya. So, konti lang yung, ano, yung choices. So, pero, as in, mura lang talaga yung bilihin sa kanila. Novo. Ayan. So, ano ang binili natin sa Novo? Let's see. Ano ba? Syempre, yung mga pangsabit natin sa Christmas tree natin. First off ay, eto, bells. Christmas bells. Eto, guys. Actually, iniisip ko kung isasabit ko ito sa Christmas tree o ilalagay ko siya sa DIY ko. Let's see.
So, ito, 45 pesos. Ito ang cute. Ang cute niya, promise. Charan! Ano to? Ito talaga. Napaka-cute. Kumare, glass. Glass. Tapos may mga glitters. So, ito, kapag ka nailawan ng Christmas light natin, eh, maganda siya. Wala, naisip ko lang. Maganda siya. Siguro magre-reflect yung ilaw sa kanya. Charan! Ayan. 30 pesos to, guys. Dalawa na. Charan, no? Ayan. Iikot-ikot siyang gano'n. So, meron tong tali, syempre. Ayan yung tali niya, guys. Ikakabit na lang natin yung tali niya. Dalawa. Chan, di ba? Ang cute. Oh. Ang cute nila. Charan. 30 pesos dalawa na. So, ibig sabihin 15 pesos lang siya isa. Di ba? Sobrang mura na. Tsaka itong mga pang-decor na to, guys, pwede pa natin siyang itabi para sa susunod na taon. O kung gusto nyo mag-iba ng theme para sa Christmas tree nyo, eh, itabi nyo lang to, magagamit nyo pa rin. At saka, pwede nyo rin tong ano tawag doon, ibahin yung kulay. Iturahan yung spray paint. Kung saan, gawa nyo na kung anek-anek sa susunod, diba? Next natin, eto, tingnan mo. Bird. So, bird naman siya. Eto, tong isa, guys, 35 pesos tong dalawa. Charan, grabe. Maganda rin. Maganda rin to. Actually, lahat sila maganda. And, ano bang tawag dito? Basta yan. Ano ba to? Ostrich? Peacock. Hindi ostrich. Peacock. Ano ba to? Basta yung ibon na mahaba yung ano. Ano yung peacock? Ibon na mahaba yung ano. Peacock ba? Basta, yan. Diba? Ang ganda niya. Ibong ataro. Yan. Ganda. Diba? Ito, 35 pesos siya dalawa. Magagandang ano talaga, Christmas records. Minsan di mo na alam kung anong bibilhin mo. Next natin ay bulaklak. So, ito. Bumili ako ng ilan ba to? 4 na bulaklak sa Novo. So, dalawang size yung binili ko. Ito, ayan, medyo malaki to, guys. Dalawang ganyan yung binili ko. Ayan. 4 pieces. 4 pieces siya. Wow. 25 pesos lang to, guys. 4 na piraso na siya. Ayan. Liit siya. At ano to? 6 pieces. 30 pesos. Ayan. Feeling ko, di ko alam kung kakasya na tong mga pang-decor na binili ko para sa Christmas tree. Hindi ko alam kung kasya na ba, sobra ba siya, o ano. Kasi nga, diba, first time namin magde-decor. So, bahala na. Dadagdag na lang kung kulang. Yung sobra man, i-DIY ko na lang. Diba? 30 pesos, 6 pieces na siya. Tirin ako na. Eto. Christmas sock. Dalawa lang binili ko. Wala. Naisip ko lang na kumuha. Tapos, bahala na ako saan ko siya may ilalagay. Tapos, yan. Ganyan siya. 25 pesos lang isa, guys. So, 50 pesos itong dalawa. So, yun ang mga binili natin sa Novo. Meron pang isa. Lahat na lang pinuntahan ko. Since, tabi-tabi lang naman itong mga shopping center na to dito sa amin. So, hindi mo na kailangan, pwede nang kumbaga, lakarin. From one shop to another shop, lalakarin mo na lang. Kasi tabi-tabi nga lang sila. Next is, eto. Mga binili ko sa New Star. Mura din yung bilihin sa New Star, guys. Well, actually, itong mga to, mga pinupuntahan ko, syempre, budgetarians tayo, puro murang, shopping center lang yung pinupuntahan ko. Hindi ako namimili sa mga mamahal. Siyempre, doon lang tayo sa mga mura, guys. Sa kaya ng budget, diba? So, etong sa New Stars, karamihan ng mga napamili ko dito ay gagamitin ko for DIY. Number one, acrylic paint. So, ayan. Ito yung
ano, nabili ko na feeling ko magagamit ko naman, guys, kasi ayan. Pero maliliit lang 'to. Ah! Ayan. Yan yung mga color niya. So iba-ibang color 'to. Ano lang siya? Magkano ba 'to? 109 pesos lang. My gosh. 'Di ba, ang mura niya. Syempre, since may paint tayo, kailangan meron din tayong ano, hulaan niyo. Hula. Paintbrush, syempre, 'di ba? So yan. Bumili ako ng paintbrush. Ito, 16 pesos lang. 'Di ba? Napakamura. Tas eto, 18 pesos at 11 pesos. Syempre. Yan. Kailangan natin 'to kapag ka magdi-DIY tayo. Sintok-sintura tayo. Tapos ano? Eto, charahan. Magagamit ko 'to talaga. Kasi eto, guys, madali na 'tong gamitin kasi eto, ano, may pandikit na siya sa loob. Yan. May mga gawa akong decor dyan for Christmas. Ayan. So, may pandikit na siya. Peel off na lang siya. Didikit mo na siya. So, nandito na yung mga color na gagamitin ko. Like red. And of course, green. Syempre, eto pa. Ano ba yung mga kulay ng Pasko, diba? Mawawala ba ang violet? Halaya. Diba? Tsaka, ano ba? Gold. Gold ba to o orange? Basta yun. Marami. Maraming color to, guys. And 10 pieces for only 66 pesos. Diba? Ang mura niya, guys. Eh, ang dami ko na magagawang Christmas decor dito sa 66 pesos na to. Diba? At bumili rin ako netong yan. Clip. Na lang to. 24 pesos. Tapos, ang dami na niya. Iba-ibang color na siya, guys. Ayan. Watch nyo, guys, or wait nyo yung DIY ko na mga Christmas decors. Tapos, hindi ko nagawa. Tapos, eto. Colored, ano tawag dito? Popsicle stick. Popsicle stick. 45 pesos to, guys. Pero marami na siya. Tsaka ano to, yung makapal, yung medyo mataba siya, na popsicle stick. Magagamit natin yan. Tapos eto, bumili ako ng ribbon. Sabi ko, paano na kasi, pasara na yung store ng New Star. So nagmamadali ako, bibili ako ng ribbon. Sabi ko, kailangan bumili ng ribbon, yung red. Tapos nakita ko, sige kuya, yan na lang, sabi ko. Kala ko yung ribbon to na, ano, di ba yung ribbon, so gagawa ko ng mga kung ano-ano lang. Tapos, ano to pala, guys, 14 pesos. Tapos, binuksan to nung anak ko, tiningnan niya. Tapos, ginanon lang siya nung anak ko. Paano ba? Hindi ko alam. Ginanon siya. Ayan. Di ba? Hinila lang siya. Ayan, oh. Hinila ko lang siya. Tapos, naging ribbon na siyang ganyan. My gosh. Sobrang dali. Hindi ka na mag-e-effort gumawa ng ribbon. So, yun, guys, ang aking mga napamili na Christmas decors. Nagagamitin ko dito sa bahay. Sa living area, actually, kami mag-de-decorate. So, yun, guys. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nagkaroon din kayo ng idea kung magkano ang mga itong mga to. Basta kayo nang bahala. Yun. Maraming salamat sa panonood, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and ring the bell for more videos para maging updated kayo sa mga ia-upload namin. So, yun, guys. See you next time. Thank you. Bye!